Kumusta mga Brad? Kilalanin natin ang mga pangunahing cast sa historical Korean TV series na Jumong at alamin natin kung ano ng mga itsura nila ngayon. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang Jumong ay isang South Korean historical drama series na pumatok sa Pilipinas noong 2007 na ipinalabas sa GMA Network. Hindi lang ito naging usap-usapan sa mga tambayan, kundi maging ng mga chismosa sa mga lansangan ay kilig na kilig sa tambalang Jumong at Lady Sosyono. Ang Korean series na ito ay hinango sa totoong kasaysayan ng Korea. Ito'y mula sa istorya ni Haring Domyong-sung na ang ibig sabihin ay Holy King of the East. Kilala ito sa kanyang birth name na Jumong. Si Jumong ang nagtatag ng Koguryo na isa sa tatlong kaharian ng Korea. Ngayon, alamin natin kung ano ng mga itsura ng mga cast nito noon at ngayon. Simulan na natin. Lee Jae-yong. Siyang gumanap ng kinaiinisan na karakter noon na si Prime Minister Dokbol na kontrabidang sumusulsol kay Daesol laban kay Jumong. Si Lee Jae-yong ay 44 years old nung gumanap siya bilang Prime Minister sa Jumong. Ngayon, siya ay 57 years old na. Ahn Jung-hoon. Siya naman ang gumanap bilang Mari, na kaibigan ni Jumong. Isa ito sa mga naging tropa pips ni Jumong mula noong prinsipe pa lang siya sa palasyo hanggang sa pinagkaisa niya ang limang tribo ng Jolbon sa iisang kaharian at tinawag itong Kaharian ng Koguryo. Nung itinatag ni Jumong ang Koguryo noong 37 BC at naging kauna-una ang hari nito, si Mari at iba pa niyang mga tropa pips ay kasakasama pa rin niya. Si Ahn Jung-hoon ay 38 years old nung gumanap siya bilang Mari sa Jumong. Ngayon, siya ay 52 years old na. Ahn Yun-jun. Siya naman ang gumanap bilang Yuri, na panganay na anak ni Jumong kay Lady Soya. Siyang naging tagapagmana ni Jumong bilang hari ng Koguryo. Si Ahn Yun-jun ay 20 years old nung gumanap siya bilang Yuri. Ngayon, siya ay 34 years old na. Kim Byung-ki. Siyang gumanap bilang Tabal na pinuno ng Jolbon. Si Tabal ang tatay ni Lady Sosyono na love interest ni Jumong. Si Kim Byung-ki ay 59 years old nung gumanap ito bilang si Tabal. Ngayon, siya ay 73 years old na. Jong Ho-bin. Siyang gumanap bilang Wu-tae na trading partner at pinakasalan ni Lady Sosyono. Saklap diba para sa mga fans ng love team ni Jumong at Lady Sosyono? Si Wu-tae ay pinakasalan ni Lady Sosyono sa pag-aakala na si Jumong ay deads na. Nagkaroon ng anak si Wu-tae at Lady Sosyono at ito nga ay si Onjo. Nakalaunan ay naging kauna-una ang hari ng kaharian ng Baekje na isa sa tatlong kaharian ng Korea. Si Jong Ho-bin ay 38 years old nung gumanap siya bilang si Wu-tae. Ngayon, siya ay 52 years old na. Lee Kye-in. Siyang gumanap bilang Palmo na isang panday. Siya ang nakagawa ng pinakamatibay na kasuotang pandigma, kalasag, palaso at espada na gawa sa asero na gamit ng sandataan ng Koguryo laban sa Imperyo ng Han. Si Lee Kye-in ay 55 years old nung gumanap ito bilang Palmo sa Jumong. Ngayon, siya ay 69 years old na. Ho Jun-woo. Siyang gumanap bilang Hemusu na tatay ni Jumong. Si Hemusu ang leader ng Damul. Ayon sa kasaysayan na nakatala sa Samguksagi, si Hemusu ang nagtatag ng buyo na kung saan dito lumaki ang kanyang anak na si Jumong. Ang ka-love team ni Hemusu at nanay ni Jumong ay si Lady Yuwa. Si Ho Jun-woo ay 43 years old nung gumanap bilang Hemusu sa Jumong. Ngayon, siya ay 57 years old na. Jin Hee-kyung. Siyang gumanap bilang isa sa mga babaylan na si Miyul. Siya yung nakakita ng mga pangitain sa mga pwedeng mangyari sa hinaharap at siya lang din ang may kakayang mag-interpret ng mga pangitain o panaginip na nakikita niya. Si Jin Hee-kyung ay 39 years old nung gumanap ito bilang babaylang Miyul. Ngayon, siya ay 53 years old na. Tam Hee Park. Siyang gumanap bilang Lady Suran
29 years old siya nung gumanap siya sa role na ito. Ngayon, siya ay 43 years old na. Won Ki-jun, siyang gumanap bilang si Yong-po, na kapatid ni Deso. Kung matatandaan, siya yung pag nagpaplano laban kay Jumong laging palpak. Si Won Ki-jun ay 33 years old nung gumanap ito bilang Yong-po sa Jumong. Ngayon, siya ay 46 years old na. Bae Soo-bin, siya naman ang gumanap bilang Sayong na kasamaan sa pangalakal ni Lady Soo-suno. Maraming nagulat sa revelasyon ng karakter nito noong nagkagusto ito kay Yook-bo na tropa pips ni Jumong. Si Bae Soo-bin ay 31 years old nung gumanap ito bilang Sayong sa Jumong. Ngayon, siya ay 45 years old na. Jung Kwang-ryul, siyang gumanap bilang Haring Gyumwa na naging pangalawang hari ng Buyo. Siya ang kinalakihan at kinilalang ama ni Jumong, kaya nga mainit ang dugo sa kanya ni Deso at Yong-po. Kalaunan nalaman rin ni Jumong ang katotohanan na hindi si Haring Gyumwa ang tunay niyang ama, kundi si Hemusu. Si Jung Kwang-ryul ay 47 years old nung gumanap ito bilang Haring Gyumwa sa Jumong. Ngayon, siya ay 61 years old na. Kyun Mi-ri, siya naman ang gumanap bilang Reina Won-woo, na asawa ni Haring Gyumwa at nanay ni Deso at Yong-po. Isa ito sa kontrabida sa buhay ni Jumong. Si Kyun Mi-ri ay 43 years old nung gumanap ito bilang Reina Won-woo sa Jumong. Ngayon, siya ay 57 years old na. Kim Seung-soo, siyang gumanap bilang Deso na anak ni Haring Gyumwa. Naging kontrabida ito sa buhay ni Jumong sa pag-aakala na kapatid niya ito at karibal sa trono ng kanyang ama. Kaso diba hindi naman talaga silang magkapatid dahil ang tatay ni Jumong ay si Hemusu. Si Kim Seung-soo ay 34 years old nung gumanap ito bilang Deso sa Jumong. Ngayon, siya ay 48 years old na. Oh Yun-soo, siyang gumanap bilang Lady Yuwa na chicks ni Hemusu at nanay ni Jumong. Si Oh Yun-soo ay 36 years old nung gumanap ito bilang Yuwa sa Jumong. Ngayon, siya ay 50 years old na. Song Ji-yu, siyang gumanap bilang Lady Soya, ang unang asawa ni Jumong at nanay ni Yuri. Si Song Ji-yu ay 26 years old nung gumanap ito bilang Lady Soya. Ngayon, siya ay 40 years old na. Han Ye-jin, siya naman ang gumanap bilang Lady Soo-suno na first love ni Jumong. Siya ang pangalawang asawa at naging reyna ni Jumong nung inakala nito na deads na si Lady Soya at Yuri. Kaya nga nung nalaman ni Soo-suno na buhay pa palang unang asawa ni Jumong at anak nitong si Yuri, nagpaubaya ito at umalis sa karian ng Koguryo dahil noon pa'y nasa tradisyon na ang panganay ang dapat maging kalili na hari ng isang karian. Sa pag-alis ni Soo-suno sa Koguryo, dito niya itinatag ang karian ng Baekje sa bahaging timog ng Korean Peninsula at ito'y pinamunuan ng kanyang panganay na anak. Si Han Ye-jin ay 26 years old nung gumanap ito bilang Lady Soo-suno. Ngayon, siya ay 40 years old na. Song Il-kook, siyang gumanap bilang Jumong. 36 years old siya nung gumanap siya bilang Jumong. Naging maingay muli ang pangalan nito dahil sa pagsikat ng anak niyang triplets na sobrang cute. Si Song Il-kook ay 50 years old na ngayon. Nga pala may ginawa na akong video noon patungkol sa totoong kwento ni Jumong na ayon sa kasaysayan ng Korea na nakatala sa Samguk-sagi. Panoorin nyo na lang kung di nyo pa napapanood. Ang Jumong ay umani ng mataas na rating noon sa GMA Network. Halos lahat inaabangan at pinapanood dito. Take note, hindi lang kilala si Jumong sa South Korea. Maging sa North Korea ay kinikilala ito. Lalo na't ang malaking bahagi ng lupain ng Koguryo ay sakop ang buong North Korea. Kaya nga ang North Korea ay hinaalintulad ng kanilang sarili sa panahon ng karian ng Koguryo pagdating sa pagiging matapang nito at pagiging mausay sa paglikha ng mga armas pandigma. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat!
Hanggang sa muli!